So, time check muna tayo mga bay. 3:41 AM. So, kakatapos ko lang mag-code, hindi pa tapos. So, main agenda natin ngayon ay pag-uusapan natin yung mga kaganapan sa away nilang Bon at ni Jonah. So, iisahin natin yung mga kamalian na both side. Hindi tayo one-sided. Opinion ko lang to. Feel free kung hindi nyo gusto yung video ko, ay huwag nyo nalang panoorin. Kung interesado kayo sa thoughts at opinion ko sa patungkol sa nangyari sa issue nilang Bon at ni Jonah. So, simulan natin muna kay Jonah. So, wait lang. Hindi tayo klase this week. So, yun nga mga bay, sa totoo lang si Jonah talaga yung nagsisimula ng gulo. Kasi at the first place, yung sinasabi niya naghahamon siya ng suntukan, pero in a private way. Tapos yung taong nananahimik, ginugulo niya, which is di yung tama mga bay. Kahit nasabihin natin with respect yun, through DM, pero nakakabastos yan mga bay. Kasi di tayo nakatira sa ibang bansa na okay lang ganyan kasi Pinoy tayo, di ba? So may mga tao talaga na guguluhin ka for time kasi sa akin na sa aking opinion yung ginagawa ni Jonah nagpapaingay siya kasi alam niyo si Bon napaka ano napaka lakas niya through game kasi halos sa vlogs niya at sa stream niya, nakikita niyo naman may 1M. May 1M din sa stream channel niya, di ba? So, thoughts ko lang yan. So, yun nga, si Bon, di na nakapag-imake, pinatulan niya niya. So, pero ang kagandahan sa sinabing Bon, bobong YouTuber, which is, nirespeto niya, pero di niya minention yung pangalan ng isang tao. Para, iwas na rin. So, ikaw na nakarinig tapos guilty ka. Siyempre, maapektuhan ka. So, yun nga ang ginawa ni Jonah. Naglabas niya siyang one or two videos na about toxicity, trash tukan. So, si Bon, ang kamalian na ni Bon, ipinatulan niya yung kakupala ni Bobo Renz. Oops, sorry. Ang kakupala ni Jonah, which is tinatawag ni Bon na good girl. So yun nga mga bay, pinatulan niya tapos kahit ano-anong mga talk shit na nilalabas nila about ni Bon. So si Bon naman, ang kamalian niya, pinatulan niya si Jonah, which is di naman dapat, di ba? Kung matured enough ka, let go, let it be, go with the flow, ganyan. Ganyan mga term, di ba? So, yan ang kamalian ni Bon. So, lumalaki yung gulo. Tapos si Bon, sa mga vlog niya, hindi palagi siyang nagme-mention about ni Jonah. Kasi, alam niya, hindi niya pinapaano yung mga, yung toxicity. Kasi, butik ah. Toxicity mga bay. So, si Jonah naman, kahit ano yung mga sinasabing fake news or paninirang puri kay Bon. Which is, di naman dapat mga bay. Yun nga, trash talk, trash tukan, walang below the belt or di dapat namemersonal kasi pangit niyang ganyan mga bay. So, sa ginawa na ni Bon, ang kapangitan naman, yung ginawa niya, nilagyan niya yung tissue, yung si Taita. Diba? Kilala niyo naman si Taita, diba? So, doon nagsimula yung mas uminit yung gulo. So, sinabi ni Kuya MJ, which is si Makagago, pag magkakasakitan, delete YouTube. So, itong recently na ginawa ni Jonah, yung binasa, muntikan ng binasag niya yung raptor ni
Idol Bond, which is madami siyang case, mga bay. Madami siyang case. Although may case din si ano, si Bond, pero mas malaki yung case na ginawa ni Jonah, mga bay. Kasi yun, halatang trespassing yun, mga bay. Kasi yung ginawa ni Bond, hindi yun matatawag na trespassing kasi public road yun. Walang nagmamayari. Which is, di naman siya pumasok sa bahay. Kung sinira, meron nang ginawa si Bond sa sakyan niya, which is, ang tawag doon, about property. So, kalimutan ko yung term. So, sa law. So, yun nga mga bay. Then, public disturbance or scandal. Public scandal. Yung ginawa ni Bond. Which is not so heavy sa ginawa ni Jonah. So, paninirang puri. Which is, yun ang pinakauna talaga. Kasi palagi niyang gumagawa siya ng mga katoksikan at mga fake news. So, pwede kang kasuhan ng mga bay. Sa aking idea lang ha, opinion ko lang to. So, public scandal, trespassing, life-threatening mga bay. So, yun nga mga bay, no? Nag-mention pa siya ng putukan. Yun, both side may mali. Pero dito ako pumapabor ni Bond talaga. Kasi kung pagtitimbangin nyo yung mga kasalanan nila, which is meron naman, pero not as heavy sa ginawa ni Jonah. Kasi madami na siyang kakampi. Meron si Coach Mab. Andyan yung sila Jaiga. Ano pa yung mga content creator na minamention nila. Which is napaka-advantage niyan, di ba mga bay? So, natatawa lang ako sa latest video ni Jonah kasi sila yung gumagawa ng kalokohan at the end, nanahimik sila. Parang alam nila yung resulta pagkatapos ng ginawa nila. So, ito rin si Jerick, ano mga bay? Kung hindi sa mga walang alam dyan, si Jerick ay meron, ang tatay niya ay captain ata yun. Kapitan. Oh, parang barangay captain, no? Oh, 'yan yung pagkaintindi ko sa mga sinasabi ng mga kaibigan ko at sinasabi ng sa mga video nila ni 150 ni ano, ni Trinil. So, 'yun nga. So, nakikisabat lang ako kasi gusto ko lang ipalabas yung opinion ko. So, sabihin nyo lang akong toxic o nakikisabay sa trip or ano, basta sa akin. Kahit i-unsubscribe nyo ako. Basta ipalabas, ipapalabas ko lang itong aking nasa dibdib ko. Ayos na yan mga bay. Kasi nalulungkot ako sa ginawa ni Jonah. Hindi ako galit. Nalulungkot ako. Kasi talagang babulok siya sa kulungan, mga bay. Napaka, ano, ng, ano, alam niyo na, madami yung mga saksi sa ginawa niya. Sa ginawa ni Bond, hindi talaga heavy, di ako one-sided. Sinabi kong yung mga kasalanan, both side. Pero, mas tinitimbang ko kasi, kung sino talagang, mas, ano, so, yun lang, peace out.